patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joan Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Isinailalim sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang isang barangay sa Bontoc Mountain Province dahil sa mataas na kaso ng COVID-19. Narito ang report. Epektibo ngayong araw, isinailalim sa critical zone at ipinapatupad ang enhanced community quarantine sa barangay Caniw, Bontoc Mountain Province. Alinsunod sa ibinabang executive order ni Bontoc Mayor Franklin Odsi, patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa February 9 record ng Provincial Health Office, nasa 575 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Bontoc. 154 ang aktibo at 5 ang namatay. Binabantayan namin yung jeepney terminal ng Caniw dito sa Central Bontoc para talaga masigurado na hindi sila bibiyahe until 15. Sa monitoring ng Mountain Province Provincial Health Office, nasa maayos ng kalagayan ang karagdagang B117 patient sa bayan. Ongoing pa yung contact tracing ng NLU doon sa mga bagong positive. Samantala, muling isinailalim sa swab test ang karagdagang B117 patient sa La Trinidad, Benguet. Isinailalim din muli sa swab test ang naunang B117 patient kahit pa nagnegatibo na ito sa kanyang pangalawang swab test. Kasi stable naman siya, negative naman yung result nung nag-quarantine na siya. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, 106,921,304 ang COVID-19 cases sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 59,772,957 ang COVID-19 recoveries at 2,341,425 ang mga namatay. Sa tala naman ng Department of Health, 541,560 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, umakyat sa 30,188 aktibong kaso ng COVID-19, 499,971 ang bilang naman nakarecover at 11,401 naman ang namatay. 31-anyos na babae sa lungsod ng Dagupan, sugatan ng ma-hit and run ng bisikleta. Naka-alerto King Guevara. Sa kuha ng CCTV camera sa Barangay Bunuan, Binlok, Dagupan City, bumaba ang isang babae sa jeep. Ilang saglit lang, dumaan ang apat na siklista. Naiwasan ng tatlong siklista ang babae, pero ang huling siklista, dumiretso at sinalpok ang babae. Pero imbis na tulungan ang biktima, tinakasan pa. Natumba kaming dalawa, itinayo niya yung bike niya, tas karipas na siya. Hindi man lang niya ako tinulungan. Sa lakas ng pagkakasalpok, nagtamo siya ng mga sugat sa mukha at paa. Ang laki ng sugat, ang laki kaya tinahi, both dito sa may mata ko at saka dun sa legs. So, natuklap kasi yung ano, as in may hole na ganito. Sa ibang anggulo ng CCTV camera, makikita ang mabilis na pagtakas ng mga siklista, animo'y walang nangyari. Sana makonsensya na siya at magpakita kasi hindi man lang siya tumulong. Okay lang sana kung
kahit papano tumulong siya sa akin, tas dinala niya ako sa hospital dahil ang lapit-lapit naman. Sinusuri na ang iba pang kuha ng CCTV camera para sa pagkakakilala ng siklistang nakabangga sa biktima. Huwag po masyadong mabilis na magpatakbo ng bike at saka tignan po nila lagi yung dinadaanan. Kasi pag nakakadisgrasya tayo tapos tatakbuhan pa, kawawa naman po yung biktima natin. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Parangopong, Batac City, Ilocos Norte dahil sa napabayaang kalan. Base sa investigasyon, umalis ang may-ari ng bahay para dumalo sa pagtitipon sa kanilang barangay hall. Pero nang umuwi, nakita na lang na nasusunog ang bahay. Aminado ang may-ari ng bahay na hindi gaano napatay ang baga sa kalan. Gawa sa light materials ang bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Kaalis nila at nung pagbalik na, doon na nakita na nila na nasusunog na ang kanilang bahay. At ayon sa statement ng lalaki, kung saan niya nakita yung mismong kalakihan at kung saan nagumula yung sunog, doon mismo sa lutuan nila. Presyo ng commercial rice sa mga pamilihan sa Calasieu, Pangasinan tumaas. Alamin sa ulat ni Russell Simorio. Mataas nang ang presyo ng karne ng baboy. Dagdag pasanin pa ang mataas na presyo ng bigas. Sa pamilihang bayan ng Calasieu, nasa 2-5 piso ang itinaas sa presyo ng commercial rice. Umaaray na si Aling Rossi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Lalo sa amin, may hirap, walang hanap buhay, umasa lang sa ayuda ng gobyerno. Napaka-skip sa amin po na mataas ang mga bilihin ngayon. Paliwanag ng mga tindera, tumaas ang kuha nila sa mga supplier kaya wala silang magawa kundi itaas din ang presyo. Nasa 44 pesos ang premium milled rice na dating nasa 39 pesos per kilo. Nagtaas po sila ng presyo. Kaya medyo matungal ko kasi syempre magtataas din kami ng price. Dahil sa mataas na presyo, matumal ang bentahan ng bigas. Nung simula nung pumasok yung COVID, wala na. Hindi tulad nung dati na diretso yung bentahan na. Ayon sa Department of Agriculture, walang problema sa supply ng commercial rice sa rehiyon maliban na lang sa NFA rice. Pero posibleng mataas ang kuha ng mga rice dealers sa Palay, kaya mataas ang presyo. More than sufficient ang kanyang supply ng rice. Meaning we produce more than what we require for our population. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Higit 20 OFW na nawalan ng trabaho sa Santa Barbara, Pangasinan na bigyan ng ayuda. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Dahil sa pandemya, nawalan ng trabaho ang OFW na si Ryan de la Cruz ng Barangay Maningding, Santa Barbara, Pangasinan. Kaya laking pasasalamat niya nang mabigyan siya ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Malaking tulong na po yun kasi since nawalan ako ng trabaho, nung nawalan ako ng trabaho, yun, gagabitin ko siya sa pag-umpisa para sa business. Kasi ang binabala ko po talaga ng business is sari-sari store. Nakita po namin sila na masaya sila tungkol doon sa binigay nila kahapon po. 25 OFW sa Santa Barbara, Pangasinan ang tumanggap ng tulong pinansyal. Bahagi ito ng tulong pangkabuhayan sa OFW project ng pamahalang panlalawigan. Binigyan din sila ng orientation, binigyan din sila ng hint kung paano palalaguin yung pera nila. Then, meron din kung sakaling gusto pa nila na mag-avail ng yung mga 25% na livelihood, pwede din silang mag-apply ulit. Talagang sinalang na as in, talagang nawalan sila ng trabaho, pinauwi, repatriation. Isa rin itong pagkilala sa kanilang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya, hindi lang ng probinsya kundi ng buong bansa. Ayon sa Pangasinan Provincial Employment Services Office, target nilang matulungan ng aabot sa 25 na OFW sa bawat bayan at lungsod sa lalawigan. Na may kasamang basic financial management seminar ito at 5,000 na financial assistance. Kung mahusay yung OFW na makatanggap, ay maaari na rin niyang gamitin na isang puhunan sa isang maliit na
pangkabuhayan o livelihood o negosyo. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Natagpo ang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay ang 59 anyos na si Severino Akinde ng Barangay Santo Domingo, San Manuel, Pangasinan. Ayon sa pulisya, natagpuan ang biktima na nakahandusay at may malalim na sugat sa leeg. Isang kutsilyo ang narecover sa crime scene. Iniimbestigahan ng PNP ang posibleng foul play sa insidente. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Nagkukundak pa rin tayo ng follow-up investigation, in-depth investigation para makita natin lahat ang anggulo kung anong dahilan o motibo ng kanyang pagkamatay. Special Investigation Task Group sa Pangasinan binuo ng pulisya para tumutok sa kaso ng pinatay na pulis. Sundan sa report. Binuo ng Pangasinan Police Provincial Office ang Special Investigation Task Force Reyes para tutukan ang kaso ng pinatay na si Police Corporal Reynald Reyes sa Sual, Pangasinan. Nakalagak ng labi ni Reyes sa kanilang tirahan sa Anda, Pangasinan. Galing sa Bulinaw si Reyes at patungo sana sa kanyang assignment sa Procor nang siya'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Bali magre-rehearse po for sa upcoming na visit ni Chief PNP, ma'am. Kasi ang alam ko po, hiling po ni Chief PNP lahat po ng sa arrival honor is puro SWAT. A member po siya ng SWAT. Tatlong motibo ang tinitignan ng pulisya sa krimen. There are three possible motives na tinitignan aside doon sa love triangle. May tinitignan din na itong business rivalry. So other than that, may police work. Hindi natin may sasantabi considering na pulis yung victim natin. Kung sa akin, ma'am, wala siyang naikikwento na kung may kagalitan siya sa... Kung work-related man, ma'am, wala naman siyang naikikwento sa akin. Pati sa misis niya, wala din naman, ma'am. At wala rin po akong alam na kagalitan niya pagdating sa... Pag dito, ma'am, yung sa personal niya dito. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at leeg ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Base sa investigasyon ng otoridad, shotgun ang ginamit sa pamamaril sa biktima. Kasama rin umano sa investigasyon at sasailalim sa verification sa LTO ang masasakyan na nakasabayan ng biktima ng mangyari ang pamamaril. May mga pinag-aaralan na umanong kuha ng CCTV camera na makatutulong sa pagresolba sa kaso. Hiling ng kaanak ni Reyes ang agarang paggamit ng hustisya. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Dalawang pasyente dumagdag sa bilang ng COVID-19 deaths sa Isabela, 19 ang panibagong kaso. Yan at iba pang COVID-19 update sa Hilaga at Gitnang Luzon, ating alamin sa report. Nasawi ang dalawang pasyente ng COVID-19 sa Isabela, habang 21 naman ang bagong kaso ng COVID-19. Samantala, 10 katao ang panibagong tinama ng COVID-19 sa probinsya ng Cagayan. Nakarecover na ang 101 COVID-19 patients sa Baguio City. Dahil dito, pumalo na sa 4,826 ang kabuang bilang ng mga nakarecover. Wala pa rin bagong kaso ng COVID-19 sa Abra. Patuloy ang monitoring ng Health Authority sa dalawang natitirang aktibong kaso ng COVID-19. Nakapagtala ng 11 bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa 153 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Umabot na sa 38 katao sa Purok 4 ng Barangay Katbangan, San Fernando City ang isinailalim sa swab testing. Namahagi naman ang relief goods sa mga apektadong residente sa lugar. Dumagdag sa COVID-19 recoveries ng Ilocos Norte ang 15 pasyente. Samantala, nagpositibo sa COVID-19 ang 25-anyos na kargador sa bayan ng Pasukim. Ilang araw na naka-quarantine sa New Clark City, Pampanga, ang 9 na returning overseas Filipinos. Negatibo sa COVID-19 ang mga nasabing ROFs. Umakyat na sa 121 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Nueva Ecija. Ito'y matapos makapagtala ng 5 bagong kaso ng COVID-19. Tinamaan ng COVID-19 ang 60-anyos na empleyado ng gobyerno sa bayan ng Gerona. Kabilang siya sa 9 na bagong kaso ng COVID-19 sa Tarlac.
Umabot na sa 55,219 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon, 6,640 ang kumpirmadong kaso, habang 633 ang tibong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Region. Umabot na sa 3,381 ang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, habang 1,112 sa Dagupan City, 1,082 sa La Union, 318 sa Ilocos Sur, at may 747 na kaso sa Ilocos Norte. Sa Cagayan Valley naman, 7,822 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19. Kabilang dito ang Cagayan na may 2,317 na kaso ng COVID-19 habang 4,704 naman sa Isabela. Bumaba sa 765 ang COVID-19 active cases sa CAR. Sa Baguio City, may 5,175 COVID-19 cases, 4,315 sa Benguet at 184 sa Abra. Sa Central Luzon naman, 7,678 ang COVID-19 cases sa Pampanga. Nasa 2,012 ang kabuuang kaso sa Nueva Ecija at 1,763 naman sa Tarlac. Umabot na sa 28,137 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Central Luzon. King Guevara, Balitang Amianan. Paghina ng hanging amihan, hudyat na ba ng nalalapit na pagpasok ng tag-init? Samantala, ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon posibleng makaranas ng pag-ulan. Yan at iba pang detalye sa live report ni King Guevara. King? CJ, sa kasalukuyan medyo makulimlim at mahangin ang panahon dito sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa PAGASA, bagamat humina, epekto pa rin ito ng hangin amihan o northeast monsoon. Abala sa pagtatanggal ng mga natuyong damit, si Aling Dita nang abutan namin siya kaninang umaga. Maaga na raw siyang naglaba dahil tila nagbabadyang ulan. Yung panahon medyo makulimlim, medyo parang inaambun-ambun, kaya maaga na lang, oo. Ayon sa PAGASA, makakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon simula ngayong araw. Asahan ng pag-ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Malalakas na pag-ulan din ang mararanasan sa Hilaga at Gitna Luzon, maging sa Bicol Region. Northeast monsoon pa rin na nakapikto dyan at sa hapon, nagkakaroon ta rin ng localized thunderstorm. Mga light rains, nakapun natin. Kaya kanina umaga nakapun natin na medyo makulimlin. Ayon sa PAGASA, humina ang hangin amihan dahil sa high pressure sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng hudyat na umano ito ng papalapit na tag-init. So, ibig sabihin, pag humina yung northeast monsoon, no, amihan na, sinasabi natin, ibig sabihin, papasok na yung easterly. Yan ang isang hudyat yung pagpasok ng summer. CJ, ayon sa PAGASA, posibleng may isang bagyo ang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Pebrero, pero posible pa raw itong magbago. Samantala, nakataas naman ang gale warning sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon, kabilang dito ang Ilocos Norte. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Paggamit ng plastic straw at stirrer, mahigpit ng ipinagbabawal. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Upang makatulong sa kalikasan, paggamit ng alternatibong straw, stirrer at mga lalagyan ang paraan ng cafe owner na si Micaela Padilla ng Barangay Nalsyan, Manawag, Pangasinan. Kahit daw sa maliit na paraan, malaki raw ang maitutulong ng hindi paggamit ng plastic items. So meron kaming mga edible straws made of tapioca and rice yun. Parang 70% tapioca, 30% rice. So pag isubmerge mo siya sa drink, matagal siya bago magano kasi parang pasta yung kanyang texture at yung itsura niya. Tapos we also use bagas. Isang malaking banta sa kalikasan ng polusyon sa plastic, kaya ipinagbabawal na ng Department of Environment and Natural Resources ang paggamit ng plastic straw at plastic stirrer. Ang polusyon sa plastic ang isa sa mga itinuturing na pandaigdigang suliranin. Bukod sa hindi ito nabubulok, nakakasira pa ito sa kalikasan at nakakasama sa kalusugan ng tao. The commission itself does not ban the use or production, ano? But when they decide to include a product in the NAIAP list, local governments can use that resolution, yung commission resolution, as basis for promulgating and issuing local ordinances.
Hinihikayat ng DENR ang publiko na gumamit ng alternatibo sa plastic, ngunit siguraduhin ligtas itong gamitin. We have to be careful pagka merong pre-promote or minamarket na yung edible edible straw. Dapat kilatisin din natin kasi there may be some claims, kaya lang dapat proven din yung product quality. And of course, mas important yung safety and health. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Fish pen operators na nagpatayo ng illegal fish cages sa Dagupan City, binalaan ng lokal na pamahalaan. May ulat si King Guevara. Problema pa rin ng City Agriculture Office ang mga illegal fish cage sa kahilugan ng Dagupan. Marami raw ang lumalagpas sa itinakdang sukat. Base sa ordinansa, maaari lamang magtayo ng fish cage sa aquaculture zone at dapat may sukat lamang na 7 meters by 10 meters o 70 square meters. Matindi na yung problema sa river system natin, di ba? Polluted, nakikita natin na madalas nagkakaroon ng fish kill. Maraming illegal structures na nandyan. Bukod sa tamang sukat, kailangan din kumuha ng aquaculture lease agreement o alas sa City Agriculture Office. Pagka hindi kayo nakapag-apply o na-deny yung inyong ala, yung agriculture lease agreement, because you did not comply with the ordinance, demolish ka. Bukod sa pangisda, pagtatalaba rin ng pangunahing hanap buhay sa Barangay Pantal. Aminado sila na may mga illegal fish cage sa lugar, pero para sa kanila, ito lamang ang kanilang alam na hanap buhay. Sana kung maganda ang plano nila, kung ikabubuti talaga ng dito sa bayan ng Dagupan, siyempre, paano naman yung kabuhayan ng mga tao rito sa tabing ilog? Kasi yung patalabahan, siyempre doon kami kumikita ng panghanap buhay. Kaya yung mga iba siguro, yung mga fishmen, siyempre sumusubra yung mga fishmen. Hindi na kami makakalapit sa mga bakawan. Nagikot na ang otoridad sa mga kailugan at binala ng mga fish pen owner na nag-ooperate ng illegal na fish pen. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. 11 barangay sa Alamino City, Pangasinan, makararanas ng 3 hanggang 5 araw na water interruption. Narito ang report. Nakaugalian na raw ni Mang Joel na mag-imbak ng tubig para may magamit ang kanyang pamilya araw-araw. Lalo-lalo na sa pagpapaligo, paglalaba, ganun, pagluto. Yun ang importante, pagluto. Maaga nang nag-abiso ang Alamino City Water District sa mahinang supply ng tubig na posibleng maranasan ngayong Linggo. 11 barangay ang maapektuhan sa mahinang supply ng tubig. Kabilang dito ang mga barangay ng Alos, Amangbangan, Balayang, Bisokol, Bulanoy, Dulakak, Maawi, Kibwar, Santa Maria, Tangkarang at Luna sa Mabini. We will be cleaning our wells, no? Para po pag dininis po namin yung mga wells namin, it would be able to produce more, no? At yung maabot namin yung efficiency, no? Maiakyat namin yung rate of efficiency of our wells so that mas maganda po yung bato ng tubig namin sa aming mga concessionaires. Mararanasan ang water interruption dahil sa isasagawang well rehabilitation o preventive maintenance. 5 balon ang lilinisan at papalitan ng pump and motors at column pipes. Pag matapos po namin ito, mas lalakas po yung production po namin. Mas gaganda po yung level ng production po namin. Paghahanda na rin daw ito sa tag-init, palalakasin din ang pressure ng tubig para hindi mahirapan sa supply pagdating ng tag-init. Kasama si Henry Dominsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Pulis sa Calasiao, Pangasinan, tinulungan at binigyan ng gamit sa pag-aaral ang batang nagtitinda ng lumpia. Silipin sa ulat ni Russell Simorio.
hinahangaan ng marami ang ginawang kabutihan ng isang pulis mula sa Calasiao, Pangasinan. Nag-iikot noon si Police Corporal Mark Soriano nang makita niya ang 10 taong gulang na bata na nagtitinda ng lumpia kahit 10 oras na ng gabi. Pinakyaw ng pulis ang panindang lumpia ng bata at inihatid siya pa uwi. Tinanong ko muna siya kung bakit nasa labas pa, sabi niya sa akin, "Sir, hindi pa ubos yung paninda ko." Yun nga, bilang isang tatay na rin, naawa ko sa kanya. Nahanap namin ang bata sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Siya ang 10 taong gulang na si Raiken Vash Grifiel. Kwento ni Raiken Vash, akala niya huhuliin siya ng pulis, pero nagulat siya nang bilhin ng pulis ang natitira niyang panindang lumpia. Salamat na lang po sa kanya. Kasi po, niligtas niya po ako. Pinagpayo niya po na sana wag na daw magpagabi. Nagbebenta raw ng lumpia si Raiken para makabili ng damit at bisikleta. Para po kapag kailangan na talaga ni Lola ko, may magagamit po talaga ako. Sabi niya sa akin, "Lola, magtinda pa tayo ng merienda." Sabi niya. Nung una, siyempre gadalawang isip ako kasi bata, baka bubulihin lang. Pero nung nasubukan niya, nung nagdire-diretso na, hindi na siya nagpapapigil. Patunay raw ito na maasahan at handang maglingkod ang mga pulis. Yung mga netizen na against sa amin, hindi po lahat ng pulis ay masama. Karamihan po sa amin ay mabubuti at maka-Diyos. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ilang PWD sa Mangaldan, Pangasinan, kabilang sa mga residenteng nahatira ng pag-asa at inspirasyon ng GMA Regional TV. Ating silipin sa report. Katuwang sa paglaban sa buhay at pagbangon sa araw-araw na hamon ng ating mga kapuso ang GMA Regional TV sa pamamagitan ng Kapuso Barangayan on Wheels. Tulong-tulong sa repacking ng food packs ang anchors at correspondents ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Kalakip nito ang mensahe ng pag-asa. Ngayong araw, tinungo namin ang barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan para sa Kapuso Barangayan on Wheels. Sinunod ang mga panuntunan ng health and safety protocols. Dumaan ang mga residente sa temperature check. Napakaganda po ng aming obserbasyon yung pong ating protocol sa IETF, lalong-lalo na po sa social distancing. Talagang naipatupad po natin, sobra-sobra pa tayo sa 1 meter na required na pagitan ng bawat tao. Kasama sa nabigyan ng tulong ang ilang residenteng may kapansanan. Dati siyang security guard, pero huminto siya sa trabaho matapos mapili ang isang paa. Basta malaking tulong na sa amin ito. Maraming salamat. Tapos... Dahil hindi makalabas sa bahay dulot ng pandemya, personal namang pinuntahan at hinatira ng tulong ng GMA Regional TV si Lola Cesarina. Kagaya nung may hanap buhay, ngayon mahirap kasi yung mga anak kong may hanap buhay sila, nagbibigay sila sa akin kasi ganito na ako stroke. E ngayon, wala. Kabilang si Mang Adriatico at Lola Cesarina sa mahigit 100 katao na nahandugan ng tulong sa Kapuso Barangayan on Wheels. Sila po talaga ang nararapat na makatanggap ngayon ng biyaya galing GMA. Kaya salamat po sa inyo. Ang Kapuso Barangayan on Wheels ay isa sa mga aktibidad ng GMA Regional TV bilang pagdiriwang ng 70th anniversary ng GMA Network na may layong maghatid ng serbisyong totoo at tutulong ng buong puso para sa Pilipino. Maraming salamat, Kapuso! Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.